Magandang hapon po sa inyo lahat. Narito po ang ating update sa binabantayan po natin si Typhoon Ambo. Oops, ayaw. So, kaninang alas 4 ng hapon, yung mata ng bagyong Ambo ay nasa vicinity po ng San Jose de Buan, Samar. Habang ito ay nasa bandang Samar area, napanatili ang lakas ng hangin ng bagyo nasa 155 kilometers per hour, samantalang yung pagbukso ng hangin ay umaabot sa 255 kilometers per hour. Inaasahan kikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So sa nakikita po natin sa satellite image, yung concentrated na makakapan ng ulap kung saan yung mga lakas ng pag-ulan ay mismo sa area o sa diameter ng bagyo. So ito, galing po yan sa ating radar, sa G1, na capture niya o nakuha po niya yung pag-landfall ng bagyo o yung mata ng bagyo sa PolicarpIo, Eastern Samar, kaninang 12:15 PM. So, tuturo ko sa inyo yung mata ng bagyo. Ito po. Balik po tayo sa... ito yung mata ng bagyo. At tumama po sa Eastern Samar noong kaninang 12:15 PM. Yan, kuha po yan ng ating radar sa G1. So nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Sorsogon, Albay, Masbate, kasama ang Ticao at Burias Island, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, southern most portion ng Quezon, Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at Biliran. Signal number 2 naman nakataas sa southern portion ng Quezon, Marinduque, Romblon, Laguna, southeastern portion ng Batangas, northernmost portion ng Leyte, nalabing bahagi ng Samar at nalabing bahagi ng Eastern Samar. Signal number 1 naman ay nakataas sa Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Bataan, Pampanga, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Tarlac, Zambales, Oriental Mindoro, eastern portion ng Pangasinan, nalabing bahagi ng Quezon, nalabing bahagi ng Batangas, itong nalabing bahagi ng northern portion ng Leyte, northeastern portion ng Capiz, northeastern portion ng Iloilo, at northern Cebu. So, sa 2 PM kaninang location ng bagyo, pinapakita nyo na westward po siya, itong bagyong Ambo. And then, bukas ng hapon, yung sentro ng bagyong Ambo ay nasa vicinity ng Catanduan, Quezon. Friday ng hapon po yan. And then, Saturday ng hapon, hihina ang bagyo from typhoon, magiging severe tropical storm, at inasa yung mata ng bagyo ay nasa vicinity ng Likuan Baay, Abra. And then, pagdating ng Sunday ng hapon, hihina pa rin ang bagyo, magiging tropical storm, nasa bandang Batanes area. And then, by Monday ng hapon, next week, May 18. Malapit na po sa boundary line itong sentro ng bagyo Ambo. So inasa natin by Monday afternoon o evening next week, kapag hindi magbabago ang direksyon nito, ay inasa natin lalabas ng PAR. At ito naman, papakita ko sa inyo yung inasa nating mga pag-ulan ngayon, bukas, at ganoon din sa May 17. So ito today, Thursday, Friday, and Saturday. So ganyan po, ngayong araw may inaasahan pa rin na malalakas ang pag-ulan, lalo na po sa Bicol Region at sa Samar Provinces. And then bukas, may inaasahan tayong moderate to heavy rains dito sa Bicol Region
at dito naman sa Isabela at Aurora area. Sa Metro Manila, may mga asahan po tayong light to moderate rains. And then sa by May 17, ito na lamang po sa may bandang northern portion ng Cagayan, may inaasahang mga moderate to heavy rains. At yung sa Bicol region, sa Eastern Visayas, ay may hina na pong pag-ulan pagdating ng May 7, tama po, May 17. May 14, bukas May 15, and May 16 sa pangatlong image. So ano pong inaasahan natin? So today, mayroon po natin tayong heavy to intense rains sa Samar provinces, kasama na rin na Masbate, Sorsogon, at Catanduanes. Meron ding moderate to heavy, with at times intense rains naman sa Albay, Camarines Sur, at ang nalabing bahagi ng Eastern Visayas. So ngayong araw po yan. Then bukas, meron pa rin tayong inasang heavy to intense rains sa Bicol region. Moderate to heavy, with at times intense rains naman sa Northern Samar, Quezon, Aurora, Marinduque, at Romblon. Kaya po, para po sa ating mga bayan, sa mga nabanggit kong lugar, ay maging alerto po tayo. Alamin po ang litas na lugar dahil sa minasang tayong mga pag-ulan. Kung saan maaari magdulot ng pagbaha at landslide. So, continue to monitor sa mga ating ini-issue po natin. Bukod sa Civil Weather Bulletin, at abayan din kung meron tayong local rainfall o thunderstorm advisory o heavy rainfall warning ng aming ini-issue. Then, yung pagbaha at pagunong lupa ay posibleng maaaring magdulot to ng pagbaha at pagunong lupa, lalo na po sa mababang lugar, malapit sa ilog at yun din malapit sa bundok. And then, may nasaan pa rin tayong storm surge na within 24 hours na ang taas ng alon ay mula 2 hanggang 4 meters sa mga coastal areas. Saan po yan? Sa Northern Samar, Eastern Samar, lalo po sa may East Coast, Samar, lalo po sa West Coast, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, at Aurora. Then, dahil po sa masama ng panahon, ganun din yung Typhoon Ambo, delikado pong pumalawot ating makababayan, lalo po sa alimbang uri ng sasakyang pandagat sa mga seaboards o sa mga karagatang, lalo po sa lugar po na sa ilalim ng tropical cyclone wind signal. And then, yung eye wall, yung malapit sa gitna ng bagyo, dun po ay makakaranas ng malakas na hangin at malakas na ulan. At ito'y maranasan sa northern portion ng Eastern Samar. At sa mga susunod na oras mula ngayon, ay mararamdaman din sa northern portion ng Samar at southern portion ng Northern Samar. At ang susunod po nating bulletin ay mamaya pong 8 p.m. At sa karagdagan po, kapag ang mata ng bagyo ay dumaan sa isang lugar, iyon po ay maganda po ang panahon. So, baka isipin natin mga kababayan nang wala na po ang bagyo. So, hindi po ganun dahil nasa gitna po kayo ng mata ng bagyo. At kapag lumapas sa inyo ang mata ng bagyo, ang magiging panahon po ay magiging masungit na panahon. So, ibig sabihin yan, lumapas na po ang mata ng bagyo sa isang lugar. So, yun po yung indicator o indikasyon na dumaan sa inyong bagyo at lumampas ang bagyo sa isang lugar. So, yan po ang ating update. Kaya po, yan po ang ating update. Ang susunod po nating press briefing po ay maya pong 11 p.m. Maraming po salamat.